Welcome back dito sa channel natin. Ang video natin today ay tungkol sa tatlong mga proyekto sa EDSA. Isa sa mga proyekto ng Build Program ay ang EDSA Greenways Project. Layunin ng proyektong ito na magtayo ng mga elevated walkways sa apat na mga train stations along EDSA. Ang proyektong ito ay bahagi ng Green EDSA Movement. Ang mas maganda at mas maayos na mga elevated walkways ay itatayo sa Balintawak stations ng LRT Line 1, Cubao Station ng MRT 3, Guadalupe Station MRT 3 at Taft Avenue Station ng MRT 3. Ano na nga bang nangyari dito sa proyektong ito? Ang EDSA Greenways Project ay sisimulan dapat noong December 2022 pero dahil nga sa nangyaring pandemya, inilipat ang timeline ng pagsisimula at pagtatapos ng proyektong ito. Mula sa dating schedule na December 2022, nailipat na ito sa November 2024. Ang EDSA Greenways Project ay may budget na 8.79 billion pesos. Ngayong malapit na magpalit ng bagong administrasyon, sana ay masimulan na agad ang proyektong ito. Abangan na lang natin ang pagpasok ng bagong administrasyon sa ilalim ng bagong mamumuno sa Department of Transportation kung masisimulan ba nila ang proyekto ngayong taon. Isa pang proyekto na itatayo sa EDSA ay ang EDSA Busway Concourse Project. Ang proyektong ito naman ay nagsimula na o nagkaroon na ng groundbreaking. Kasama ng Department of Transportation sa pagtatayo ng proyektong ito ay ang SM Prime Holdings. Naglaan ng SM ng 120 million para sa mga proyektong ito. Ano nga ba ang EDSA Busway Concourse Project? Ang proyektong ito ay magtatayo ng mas maganda, mas moderno at world-class state-of-the-art na mga elevated walking bridge. Isa sa North EDSA, isa sa SM Mega Mall at isa naman ay itatayo sa SM Mall of Asia. Magiging mas convenient ang pagsakay ng mga pasahero sa EDSA Busway kapag natapos na ang proyektong ito dahil magkakaroon ng information booth, ticket booth, turnstile para sa automatic fare collection system, magkakaroon din ng mga elevators at escalators para sa mga commuters na PWD at senior citizens. Sa ngayon ay ongoing na ang proyektong ito at abangan na lang natin ang pagtatapos ng mas maganda at mas modernong mga elevated na walking bridge. At finally, ang isa pang proyekto na proposed project ng San Miguel Corporation, ang EDSA Elevated Expressway. So ano na nga ba nangyari dito sa proposal na ito na magtayo ng expressway along EDSA? Sa ngayon ay isinantabi muna ang proposal na ito ng San Miguel Corporation mula nang binigyan ng go signal ang isa pa nilang proyekto, ang Pasig River Expressway, at doon muna sila magpo-focus sa pagtatayo ng bagong expressway na dadaan sa Pasig River. Abangan na lang natin ang susunod na updates dito sa proyektong ito. Baka sa pagpasok ng bagong administrasyon ay payagan na magtayo ng bagong expressway sa kahabaan ng EDSA. Anong masasabi mo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaction. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.